for today's vlog. Tara, samahan niyo ako't maglakbay patungo sa Binondo via Pasig River Ferry. Alam mo ba na ang Pasig River Ferry Service is currently the only water-based transportation service sa Metro Manila na naglalayag sa kahabaan ng Pasig River and Marikina River, passing through the cities of Manila, Makati, Mandaluyong, Pasig, Marikina, and Taguig. Ang kagandahan pa dito ay libre ang pamasahe sa Pasig River for the whole year. Kailangan mo lang magdala ng isang valid ID for the record kasi ilalagay sa logbook and then bibigyan ka nila ng stub na kailangan mong i-keep para sa paglabas mo ng ferry, yun din ang ipapakita kasi i-collect nila yon. So, it's also my first time na makasakay sa Pasig Ferry. Kahit na taga-Pasig ako, ngayon lamang ako nakasakay ng Pasig Ferry and I'm so excited kasi from Kalawaan, Pasig hanggang sa Escolta sa Maynila, which is malapit na sa Binondo, ay libre lamang ang aking pamasahe. So totally zero fare tayo ngayon kasi taga-Kalawaan din naman ako. So ayun, wala talaga akong babayaran kasi dito na yung station namin. Nakakatuwa din kasi naobserbahan ko dito sa Kalawaan Station, maayos yung pamamalakad nila ng kanilang mga pasahero, walang naging hassle, on time actually yung pagdating ng ferry. Tapos while waiting, nag-a-update sila, maayos din yung pila. So ayun, para sa akin napakaganda ng pamamalakad dito sa Kalawaan Station. Tapos, kung first time mo pa lamang nasasakay ng Pasig Ferry Boat, it is a must na alam mo yung ferry trip schedule downstream na naka-indicate sa mmda.gov.ph. So, doon naka-state kung ano yung departure schedules nila from iba-ibang point. So, kung tiga Pinagbuhatan ka, yung earliest na naka-indicate doon na pwede ka nang pumunta is from 7 a.m. tapos merong 7:30 hanggang 4 p.m. So, kung taga-Kalawaan sa amin, so ang earliest is 7:10 a.m. which is yung ginawa ko kanina. So, nandun ako ng 7:10 a.m. So, currently, ang mga stations na meron sa Pasig Ferries are Pinagbuhatan, Kalawaan, San Joaquin, Gualadalupe, Hulo, Valenzuela, Lambingan, Sta Ana, PUP, Quinta, Lawton, and finally yung Escolta. So, ayun. So, iba-iba yung mga schedules niyan. Masa-search naman siya sa Google. Siyempre, dun sa mismong page ng mmda.gov.ph. Ayan. I'm going to put the link sa aking description box below para mag-guide din kayo. So, bago ko sumakay ng Pasig Ferry Boat, ina-expect ko na hindi kagandahan ng amoy ng Ilog Pasig. But surprisingly, hindi siya mabaho or hindi masangsang yung amoy na naaamoy ko that time. Hindi ko alam kung dahil sa maganda yung weather nung araw na yon or maaga pa o ganun na talaga yung state ng ating ilog. So nakaka-proud lang na kasi natatandaan ko nung aking kabataan, nung lalo na nung grade school ako, talagang yon, mabaho. At may amoy talaga ang Pasig River at hindi ganyan ang kulay niya. At marami, sobrang daming water lily at basura. Although yung kulay niya, hindi talaga, compared to other rivers, syempre, hindi pa talaga siya ganun kasigla. So, kumukulay talaga yung green or ano bang tawag dyan, brownish lumot. Pero sobra na yung in-improve niya compared nung 90s, nung panahon na naalala ko pa na hindi ganito ang Pasig River. So, para sa akin, malaking improvement na ito ng ating gobyerno. So, sana in the future, mas lalo pang mag-improve, lalo na yung transportation system dito sa Philippines. Kasi, yan, sobrang traffic. So, isa to sa magandang way para makaiwas tayo sa traffic. So, meron naman ditong life vest for, yun, para sa kaligtasan natin. At open air naman siya. Naka-open yung mga window. Presko naman, presko siya. Okay ang kumbaga ang paglalayag namin, hindi naman siya jahe. Maaliwalas. Para sa akin nag-enjoy talaga ako. At the same time makikita mo yung view. Yan, makakapag-muni-muni ka sa yan, sa kahabaan ng Pasig River. Makikita mo sa gilid yung mga iba-ibang sites. So from Kalawaan, Pasig
up to Escolta, nakuha namin siya ng 1 hour actually. Pero kung syempre, kung idadrive ko siya, syempre mas less than 1 hour or more than 1 hour, depende sa traffic at sa oras ng paglalakbay mo. Pero para sa akin, sulit na to kasi una-una libre. The same time, hindi naman ako na traffic, tuloy-tuloy lang. At hindi ako nagmamadali. Ayun, nakakapag muni-muni pa ako sa paligid. Ayan, na-enjoy ko naman kasi it's my first time. At for sure, uulit pa rin akong sumakay dito sa Pasig Ferry. So, halika muna, tingnan muna natin yung makikita rito sa kahabaan ng Pasig River. So finally, na-reach na namin yung final destination ng Pasig Ferry Boat, which is ang
Escolta. So yung pabalik, meron din naman siyang schedule. Masi-check nyo yan sa mmda.gov.ph. So ayun, nag-enjoy talaga ako sa aking sightseeing sa kahabaan ng Ilog Pasig, no? Pero dito sa part na to, ayan, nakakasad lang kasi yung post office. Alam naman natin na may parts na nasunog na siya. Pero on my previous vlog, makikita nyo na napaganda pa ng post office ng Manila. Pero hopefully sana maayos din nila yan. So ayan, it's our time na para bumaba na sa ferry boat at gumala na sa Binondo at kumain ng masasarap na pagkain. So if you wanna be updated on my next vlog or another Binondo trip, please consider subscribing to my channel, Carm's Diary, and hit the notification down below for more food adventures, travels, and places to go. Thanks for watching. Bye. God bless.